Palupitan daw kasi ngayon ang thumbnail. Ginulat ang buong universe at solar system. Pero malamang nagulat din kayo nang bigla na lang naubos ang inyong 13 month. Si Bol lumalago na ngayon. Tinutubuan na rin siya ng ikatlong paa parang si Yanis. May kasama pa siyang OKEKE. Pero si Bol ang isa sa mga top prospect dati na as in mataas yung kanyang ranking. Nagawan ko na siya dati ng NBA story. Kaso nung mga panahon na yon, inaahit pa siya. Ngayon, lumago na yung buhok. Siguradong mananawa kayo sa kakabanggit ko ng Bol na may height siya na 7'2 at may wingspan na 7'8. Si Taco Fall ang height niya 7'6. Pero makikitang mas mabagal talagang gumalaw itong si Taco Fall kumpara dito kay Bol. Pero merong pa kasing mas nauna kay Bol na expected magiging next Kevin Garnett. Siya yung mas nakilala sa flying kick dito kay Terrence Romeo, si Tone Maker. Bukod pa sa hindi talaga alam ang tunay niyang edad at isa din siyang high prospect dati na dating kakampi din ni Jamal Murray. Si Tone Maker kasi kinumbinsin niya talaga ang NBA na graduate na talaga siya ng high school noong 2015 bago yung 2016 NBA draft, kaya pinayagan siya. Doon din nagsimula ang conspiracy na mas matanda talaga siya ng ilang taon kumpara sa mga kasama niya sa draft. Si Tone Maker ang ikalawang non-college player or galing sa high school mula sa US ang hindi dumaan sa one and done rule. Ang alam kong nauna si Anfernee Simons kasi nag-post-graduate school siya. At siya din ang naging unang high school player na napili sa first round since 2005 nang inimplement ang one and done rule. Pinili siya ng Milwaukee Bucks. Kaso, hindi naman niya nagawa yung sinasabi ng ibang mga analyst na next Kevin Garnett. Kahit pa nag-training siya kay Garnett. Particular reason, walang playing time. Nandun na kasi si Giannis, tinutubuan na rin ang ikatlong paano mga time na yon. Tapos dumating pa si Brook Lopez na isang former All-Star. Traditional big man kasi itong si Tone Maker. Dito naman kay Bol, number 4 rated player siya sa buong US. Siya ang hinahabol no ng mga college team dahil sa kanyang frame, skills at mostly Kevin Durant style. Yun ang tinatag sa kanya dati. Kaya nga sabi sa Twitter nung nakaraan, siya yung naunang Wembanyama. Bago yung 2019 NBA draft, ang expected the top 3 ay si Zion, RJ Barrett at itong si Bol. Yun ang original na target sa number 3. Hindi pa nun masyadong napapansin si Ja Morant. May average kasi itong si Bol na 21 points, 9 rebounds at almost 3 blocks per game. At nasa 52%. Mula sa 3-point area. Yun nga lang, after ng 9 games niya sa Oregon, na-injured siya sa kanyang paa. At nung draft, pumatak siya sa second round bilang number 44 para sa Miami Heat bago na-trade sa Denver Nuggets. So hindi nga naging maganda ang karir nitong si Bol sa Denver Nuggets dahil marami mga players ang katulad niya na nagkaroon din ng mga injury at mga naging drop bus pa. Ang isa nga doon, itong si Hasim Tabit na dati second overall pick. Pero hindi nga maganda ang nilalaro sa NBA noon. Nung tinraid pa ng Denver Nuggets papuntang Detroit itong si Bol, binoid pa ng Pistons ang trade na yon dahil nakitang merong physical issue sa kanya. Hindi naman binanggit kung anong klaseng issue yon dahil matagal na namang magaling yung injury niya sa paa. Sinasabi kasing hindi pumasa sa physical exam itong si Bol na doon sumama lalo ang kanyang reputasyon bilang damaged good. Ang iba naman sinasabing matagal gumaling kapag nagkaroon siya ng injury. Kaya na-trade siya papuntang Boston na na-involve doon ng San Antonio. Bago siya na-trade naman sa Orlando Magic na hindi rin siya pinalaro noong nakaraang season. Sa 2023 season, ngayon yan sa Orlando Magic, meron siyang average na 12 points, 8 rebounds, 2 blocks per game at 41% mula sa 3-point area. Mostly Wemby, short for Wembanyama style ang pinapakita ngayon ni Bol. At siguradong sawang-sawa na kayo sa kakabanggit ko ng Bol, pero hindi pa ako tapos dyan. Meron siya ngayon 24 minutes per game, ang pinakamataas sa kanyang career so far. Meron din siyang 62% mula sa field. May time din na siya nag-take over ng game lalo na versus Sacramento at sa Minnesota. Meron siya dong 23 at saka 26 points.
At either small forward, power forward at center ang posisyon nitong si Bol Bol. Ang pinagkaiba niya kay Ton Maker, multi-dimensional player kasi siya. Sa history kasi ng injury, kapag yung paa talaga, yun ang tumatapos sa karir ng mga player na katulad nila mga 7-footer. At bago ko tapusin ang episode na to, magugulat na lang kayo, bigla na lang mawawala.